Nagluto ako ng manok para sa aming pananghalian at talaga namang tumaob yung kaldero ng aming kanin sa sobrang sarap. Pag ito kasi ang ulam nyo, para ka na din kumain sa restaurant na may only rice. Una ay hiniwa-hiwa ko muna itong mga manok na aking binili. Bali lahat pala ng manok na binili ko ay ganitong part. After ko naman hiwa-hiwain, nilagay ko na dito sa malaking container. Binuhos ko na din yung soft drinks na white at binuhos ko na din yung jowa mong tuyuin. Naglagay na din ako ng oyster sauce, ketchup at calamansi na kasama yung buto. Bali yung mga nilagay ko nga pala ay walang sukat, tansya-tansya lamang. Naglagay na din ako ng mga bawang at paminta. Tapos syempre, halu-haluin mo lang. Bali, ginawa ko nga pala to bago matulog para ma-marinate din siya ng overnight at manuot yung ating ginawang sauce sa mga manok. Pero kung nagmamadali naman, pwede naman kayo mag-marinate ng 1 to 2 hours. At sa mga puntong to, hindi tayo mag-iihaw dahil lulutuin natin siya sa kawali. Ito yung chicken inasal na hindi mo na kailangan ng uling dahil hindi natin siya iihawin. Pero sinasabi ko sa inyo, sobrang sarap nito kaya tapusin nyo tong video. Bali, pipritohin lang natin yung both side hanggang sa mag-color brown na siya. Pag medyo brown na nga, ilagay na natin yung marinade sauce na pinagbabara nitong mga manok. Bali, papakuluan mo lang siya at aantayin mong mag-caramelize. Habang pinapakuluan ko nga yung manok sa marinade sauce, ito at nilabas ko itong stackable spice tower na nabili ko online. Meron kasi akong mga biniling spices na naka-plastic lang tapos wala akong mapaglagyan. Buti na lang talaga at nakita ko to dahil sobrang space saver niya dahil nga stackable siya. Bawat isang acrylic containers nga ay may sifter lids na din at saka takip. Airtight na din pala to kaya hindi na siya papasukan ng mga langgam at kung ano-ano. Sobrang mura nga nito at magagamit mo talaga sa bahay. Pwedeng-pwede mo din siyang lagyan ng mga label para hindi ka malito. Bali, yung nilagay ko nga pala dito yung madalas din naming gamitin, katulad ng basil, chili flakes, tsaka pepper. Dinagdagan ko na nga din pala ng paminta itong niluluto ko ng manok. Tapos maya-maya lang din, nakita ko na medyo caramelized na nga yung sauce niya. Medyo mamantika na nga din yung sauce, kaya tinanggal ko muna dito sa niluluto nating manok. Luto naman na siya, pero mas lulutuin pa natin. Kitang-kita nyo naman na para talagang inihaw yung manok. At syempre, i-plating na din natin yan. O, nagpahanap pa nga ako kay daddy to ng dahon ng saging para dito sa ating plating. Ilagyan ko na nga din ng siling pula at binuhos ko na din yung sauce kanina. Nako, sinasabi ko sa inyo, mapapadami talaga yung kain nyo kapag ito yung ulam nyo. Sabi ko din na parang mas masarap kung meron siyang chicken oil. Kaya naman, itong mga chicken skin, kinuha na namin yan sa manok bago pa namin i-marinate. Nung lubabas na nga yung mantika, nilagyan namin ng bawang at saka itong atsuwete. Hinalo-halo lang namin yan para maglasa yung bawang at magkulay na din yung mantika, tapos sinala na namin. O diba, sobrang dali, pang only rice na talaga itong kakainin natin dahil meron na tayong chicken oil. At syempre, mas makukumpleto pa yan kung meron tayong sausawa na tuyuin. Lagyan mo lang yan ng kalamansi, tapos sili, okay na yan. At ayan na, nakaready na ang ating ulam ngayong Father's Day. Sobrang dami pa naman ng tao sa mall ngayon dahil nagse-celebrate ng Father's Day, halos wala kang makakainan. At least, kahit nasa bahay lang, pang restaurant naman ang ulam. At syempre, mas masarap din to kapag kakainin natin ng nakakamay. Ayan, at kumurot na nga ako at sinawsaw ko na nga sa toyo. Hindi ko na talaga alam kung paano tayo makakapag-diet nito. Parang ang lungkot kasi kainin kapag manok lang tapos walang kanin. O siya, tara, kain tayo! Yummy! Kain po! Ayan, at may humabol pa nga. Mas masarap pa din daw ang kain sa tanghalian kapag may ganito. O siya, yun lang for today's video. Bye!